Hey, what's up mga tambay? Ito po ang yung tambay bibo, ang tambay ng mga STD, si Pagtsaga Determinant. So yun guys, isang magandang araw na naman po sa inyo lahat. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pakisubscribe naman po ako, nagmamakaawa na po ako. At para updated po kayo sa aking mga video, pakiclick lang po yung bell button. Maraming salamat guys. So ayan guys, may panibagong araw na naman tayo ngayon. Syempre, panibagong biyahe, no? Panibagong trabaho. So maghahapon na naman ulit tayo. Hindi natin alam kung saan na naman tayo makakarating. Masama noon, puyat po ako ngayon, no? Hindi maganda yung tulog ko. Natulog ako 3 a.m. na gising ako ng 8 a.m. So 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 hours lang yung tulog ko. Medyo puyat talaga, no? Sana konti lang yung biyahe ni Amo, no? Para pag-uwi makakatulog-tulog, no? Yun ang mahirap, eh, no? Basta. Kamiyan na lang ulit akong mag-comento. Magkakapin muna ako. Bahan, wala nang tumawag yung amo ko. Alis na tayo. Tingin na. Ba. So, ayan mga tomboy. Dito na tayo sa car, no? Waiting na sa amo. Pumuna tayo ng mas. Para... ano, no? Safe. So, ayan. 916! Check! Check! Ang pogi! Check! So, ayan guys. Antayin lang natin yung amo natin. Yung amo ko, no? At, ihatid natin sa... hospital ulit, no? Meron silang appointment. Tumawag yung matanda kanina at may pupuntahan daw kami. Sinabi ko, no? May appointment mo kami sa hospital. Kaya, mamaya na lang siguro siya, no? Hindi natin alam kung hanggang oras tayo ngayon. So, yun. Basta, pogi ako. So, yun mga katomboy. Andito po tayo ngayon sa gasolinahan. Magpapagas po tayo, no? So, eto mga katomboy, no? Sa sobrang pagmamadali ko talaga nangyayari sa atin sa buhay natin to, no? Hindi parehas ang chinelas ko, guys. Isang Under Armour at isang Nike. Hindi pa nalilinis! Puro alikabok! So yun, nag-WhatsApp si Indo sa amo ko. At saan sabi? Sabihin daw sa akin, hindi parehas yung chinelas ko. Tawa ng tawa yung amo ko, no? Aga-aga, good vibes. Nakakatawa yung amo ko, babae. No? Kapo, nasa salon kami. Nagpa-salon siya, tapos yung mga kababayan natin na nakakilala sa atin, no? Sabi niya, sa kanya pa nagtanong, madam, she's a vlogger. Parang, sabi ko lang amo ko, no? Sabi, yes, yeah, she's vlogger. Siya pa yung nagsabi sa amo ko, no? So, yun, mga kabayan, shoutout ka sa salon sa McQueen, no? So, yun, supportive madam kasi yan, yung amo ko. Alam niya kung ano yung mga ginagawa ko dito sa social media, guys, no? Kasi followers natin siya, no? So, yun, shoutout sa'yo, madam! So, guys, nag-aantay tayo ng ano, no? Ng pagpe-petrol, no? Pag-gas. Tapos nito, susundin natin yung matanda, dadalhin doon sa... kukunin niya raw yung passport niya. So guys, mamaya na ulit. Nakakatawa talaga yung chinelas ko. Hindi pa nalinis. So ayan guys, nandito tayo sa bahay ni Mama Kibir, no? Inaantayin natin siya lumabas, no? At napalitan ko na rin ang chinelas, no? Ayan, dahil wala tayo sa ulirat. Ayan, no? Buti na lang, nag-remind yung ano, no? Nag-remind si Indo. Hindi talaga may iwasan yung mga ganyang pagkakataon na yung chinelas mo baligtad, may maiwan kang importante, no? Hindi mo lang may iwan yung susi ng sasakyan kasi yun yung kailangan mo. Pagka ganyang wala sa ulirat talaga posibilidad na mangyari na tulad niya hindi magkapares yung aking chinelas, no? So ayun, buti na lang malapit lang yung hospital, umuwi muna ako, no? Bago sundin yung matanda. So ayan, nandito kami sa studio ng matanda, no? Kung naririnig niyo po na matanda po yung tawag ko, yun na po yung nakasanayan namin dito na kapag Mama Kibir po, parang hindi po nila maintindihan, matanda na lang po yung sinasabi namin, hindi po yung sa pambabastoso. So, yun na yung kadalasan na tawag namin dito mga OFW, mga nagkatrabaho sa bahay. Talaga pagka Mama Kibir, matanda po yung tawag namin, no? So, hindi po kabastasan yun, ha? Baka po kasi nababastasan kayo kasi sinasabi ko matanda na matanda kanina pa, no? So, kasama ko po yung matanda, at yeah, yung nanay po yun ang amo ko, no? So, andito po siya ngayon sa studio, magpapapicture yata. So, ayan, sinisipon na ako, guys, no? Init at lamig. So, andito naman tayo ngayon sa typing, ha? Antayin ulit natin yung matanda. Ganyan yan, no? Kada... ano, marami pinupuntahan talaga. Pero sa ngayon, importante naman eh. Many, many minutes later. So ayan, medyo matagal-tagal to, no? Kasi typing to. Kaya, pag-usapan muna natin, no? Tulad na nangyari sa akin, no? Umalis ako ng nagmamadali tapos magkaiba yung chinelas ko, no? Kasi medyo magulo yung isip natin ngayon, no? Pero hindi ko pwedeng ipakita sa inyo na ako eh, may iniisip, may dinaramdam o masama ang loob, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo yon kasi gusto ko napapanood nyo sa akin, good vibes lang, no? Kasi bilang isang
Okay, tinatawag na nila akong influencer. Sige, sabihin ko na rin na isa akong influencer. Bilang isang influencer, kailangan nyo lang is good vibes. Yung nakaka-inspired, no? So, kapag sinabi ko sa inyo yung kung ano yung man yung hinanain ko, eh, hindi maganda, no? So, kailangan ko pa rin maging masaya sa harapan nyo. Kumbaga, kailangan ko maging magpaka-plastic. What? Ano? Na, hindi ko alam kung tama pa ba, pero alam ko ako lang makakasagot nun. Hindi, walang iba, kundi ako lang. Ako lang ang makakasagot noon, no? Kaya, kayong mga nasa Pilipinas dyan, no? Isa lang mapapayo ko sa inyo, huwag na huwag yung bibigyan ng sama ng loob ang kung sino mang OFW na mahalag, kung mahalaga sa inyo sa pamamagitan ng pagmamalasakit, eh, sarap na sa pakiramdam noon na mahalaga kami sa inyo, no? Gano'n, na tulad niyan, ha? Yung chinelas ko. Dahil wala ako sa ulirat, no? Nasuot ko yung chinelas ko nang hindi magkapareho. Nang dahil sa may iniisip ako, no? Na hindi ko na malaya na gano'n na pala yung suot ko. Hindi ko na naramdaman na hindi na pala parehas yung chinelas na suot ko, no? So, paano kaya kung hindi lang yun yung nangyari, no? Kaya, dahil sa aming mga, lalo na sa aming mga driver, no? Hindi pa ako kumakain, no? Kita nyo naman, nagkape lang ako. Yun lang yung laman ng chan ko ngayon, no? Kasi hindi ako, wala ako sa mood, eh. Hindi ako okay, no? Pero kailangan ko pa rin tumawa, kailangan ko pa rin maging masaya, no? Para sa inyo. Kasi kailangan nyo lang is good vibes. Hindi nyo pwedeng marinig sa akin yung mga bad vibes na nangyayari sa buhay ko, no? So, pero at least may idea na kayo na bilang isang vlogger, hindi ganun kadali, no? Kasi sabihin natin na may mga gumagaya or may mga umiidolo, hindi naman sa hindi ko pinagyayabang yun, pero pinagpapasalamat ko yun kaysa sa mga taong sumusuporta ay Tomboy Bibo, no? No, hindi nyo pwedeng makita kung ano yung bad side namin, no? Dahil pwede nyo gayahin, no? So hindi bali na magpaka-plastic, no, sa harap ng camera. So ayun, guys, tumawag yung ano, alaga ko, no? Kaya naputol, no? Wala na tuloy sa isip ko kung ano yung mga sinasabi ko, no? So, bilang isang vlogger, bilang isang social media na maliit na influencer, no? Kailangan makita nyo lang sa akin is good vibes, no? Kailangan ko magpakatatag para sa inyo, no? Hindi ko dapat ipakita kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko. Kung alam nyo lang ang buhay ni Tomboy Bibo. Si Tomboy Bibo, masakit talaga magsalita kapag galit, no? So, hindi lang naman ako yun, no? Lahat naman, halos, kapag galit, hindi mo na makontrol yung sarili mo, no? So, kaya, para sa akin, kung lumalabas man yung pangit na ugali ko, depende yun sa nakakasalamuha ko. So, yun, guys. Wala naman kayong ginagawa sa akin. So, bakit ko kayo papakitaan ng hindi maganda? No? So, guys, pasensya na kayo. At kahit sa pamamagitan tayo na ilalabas natin, no? Kasi kayo lang yung pwede kong lapitan, kayo lang yung pwede kong kausap, kahit hindi kayo nasagot, no? At sarili ko lang at si Lord, no? Yung kakampi namin dito. No, kaya kayo may mga OFW na nanay, tatay, kapatid, asawa. Isa lang mapapayo ko, no? Ang pagbibigay nyo ng malasakit sa kanila ay sobrang ramdam na nila na sila ay mahalaga. So guys, mamaya na ulit. So yun guys, nandito naman kami sa Carrefour, no? Sa Bawabat Short. Dito naman yung maganda. Tumawag na yung amo ko, no? Tapasundo na yung alaga ko, pero sabi ng amo ko, mamaya na. Sabay na para isang biyahe lang. Minsan, no, maganda talaga sila mag-isip pagka walang toyo, no? Kaya minsan naman, pabalik-balik ka, no? Pero yun, no? Kalalabas ko pa lang ng kung ano yung nanain ko ngayon, nakaramdam na ako ng gutom. Kaya talaga ang tao, guys, kapag may dinaramdam, kailangan talagang ilabas ng bibig, no? So yun, nakaramdam na ako ngayon ng gutom. Wala man lang akong biscuit dito, wala man lang ako na kundi tubig. Tignan niyo panlaban ko ngayon sa gutom, no? So yun, guys, inom lang ako ng inom ngayon ng tubig. Gugutom na ako, nahihilo na ako sa gutom. At isa pa, puyat nga pala ako. No, 3 a.m. niya, ako natulog ang magpo 4 a.m. Kasi gumising ako ng 8 o'clock. So, tapos walang kain. So, ganyan ang hindi ko man gustong gawin sa sarili ko to. Pero yun yung nararamdaman ko. Hindi ko naman pwedeng pilitin yung sarili ko kanina na kumain ako kasi yeah, wala ako sa mood, walang gana. So, ngayon, nailabas ko, ngayon ako nagutom. No? So,
So guys, mamaya na ulit. Many, many minutes later. So ayun guys, dito naman po tayo sa Almaprak Mall, no? Nangangati na yung ulo ko, nagugutom na ako tapos matanda. Ma, magtatagal ka ba dyan? Kasi hindi pa ako nakain, nagugutom pa ako. Ay, nagugutom na ako, no? Ayun, nakilabilab na talaga yung chunk ko guys, no? So after nito, baka habang nakain ako, tawagan naman ako ng amo ko para sunduin sila. Ay. Many, many minutes later. So ayun guys, dito na tayo sa bahay, no? Sabi lang ni mama, ang pogi ko daw. Hindi. Sabi ni mama, kumain daw ako, tapos pagkakain, punong saglit, tapos alis daw ulit kami. Punta na ulit, punta kami dun sa Yasmart. So, sige guys, mamaya at maniningil pa ako. Guys, so ayan ulit. So ayun guys, no? Kain na po tayo. Ito na yung pagkakataon na hinihintay ko lang yung lang oras na yung kainan na bedtime. Bedtime tayo ngayon, ha? Ulam ko ulit is tocino ni pare. So ayan, chicken tocino ulit. Salamat pare sa pag-deliver kagabi, ano? At so guys, hindi ko na may bablog yung pagkain ko, ha? Kailangan ko magbadali kasi may lakad po ulit kami. So guys, mamaya na ulit. Many, many minutes later. So ayun guys, naantok na ako. Puyat kasi, no? Tapos nabusog pa. Naantok ako guys. Pero wala pa naman tawag yung amo ko. Nakatayo pa ako kasi kakakain ko lang na. Medyo dahil ko nakain. So, masama yung pagkakain na higa-agad. So, nag-aantay pa ako, pinapababa ko pa yung kinain ko. So, sana maka-iglip kahit 10 minutes, no? Sapat na sa akin yung 10 minutes na iglip. Tapos larga na ulit. Pwede na yun. Sige na mao. Guys, kaya na ulit. So, ayan guys. Alis na ulit tayo, no? Buti naka-iglip ako kahit 5 minutes, no? So, nag-lip din ako. Ayun guys, larga muna tayo. Hindi ko alam kung ilang oras kami aabutin doon. No? Pag ako talaga, hindi nila pinayagan mag-day off, no? Talagang mag-co-complain na ako. Ayun guys, ayan ulit. So, ayan guys, ngayon naman po dito tayo sa Suk Baladilla. Ayan, nakikita nyo. Ayan ang Suk Baladilla. Ito yung mga tindahan ng mga abaya, ng mga pangandira. Kasi, id na yata bukas na. Hindi ko alam kung id na. So, ayan. Kaya busy pala sila, ano, namimili na mga kung ano yung susuot nila. Kasi id na. Papakita ko sa inyo ang Suk Baladilla. Ayan, ang Suk Baladilla. Ayan. So, ayan, naantayin lang natin yung amo ko at yung alaga ko, no? Tapos, Yasmart naman daw. Hindi ko alam, saan pa ko yung mga karting. Mamaya na ulit. So, ayan guys, andito na naman tayo sa Yasmart, no? Wala talaga silang hilip pumunta dito. So, yun, antok na ako guys, no? Pero, hindi pwede matulog. Alam nga, nagdadrive ako, natutulog ako. Hindi naman pwede yun, no? So, kailangan tiisin yung antok, no? Buti na lang, nakakain na tayo. So ayan guys, nagtawag na po sila, no? 2:52 PM. Check! Many, many minutes later. So ayan mga katombo, dito na po kami ngayon sa Suk Baladilla, no? Bumalik po kami dito ng amo ko. What's that? Kasama ko yung alaga ko. Hindi ko alam kung ano yung pinapatid. Inubutuloy. So ayan guys, so after ito sa Suk Baladilla, magbababa, check naman kami. Mamaya na ulit. Ayan guys, nahatid ko na sila sa bababa shirt, no? Dito naman tayo sa bookstore. May papaprint daw tayo yung notos ng alaga ko. So, try ko magpaalam, uwi ako saglit kasi malapit lang naman yung bahay namin dito. Uwi lang ako saglit, tapos tutulog, no? Gano'n ko nalungkot, guys, sarado siya. So, yun. Sa mall na lang tayo pupunta ulit. Ay, hindi na ako makaka-uwi. Nantok ako. So, ayan guys, ang hirap ng ganito, no? Yung antok-nantok ka. Pero wala nga magtrabaho. Wala nga mag-drive. So ayan, mga ka-driver natin dyan, huwag na huwag kayo magpupuyat. Ay, hirap labanan ng antok. Pero kailangan magmaneho. Mabalik na ulit ako ng mall kasi sarado yung bookstore dito. So ayan, dito na ulit tayo sa Bababa Shark Mall. Problema ngayon, alam nyo. Barking! Napakahirap humarap ng barking ngayon. Diyos ko, nagtikot-ikot pa ako bago nakahanap ng barking. Diyos ko na guys, namiyan nga ulit. Papagod na itong pagbibo nyo. Nga. Dikit na ang... Lag pa. Ay, sige na guys. Naantok ko na, mag-escalator ka pa. Makakahilo eh. Kan nervous. So ayun mga katomboy. Ngayon lang po kami natapos sa mall, no? Pauwi na po kami. Hindi ko alam kung pauwi na nga or may dadaanan pang iba. So, alas 5 na po ng hapon. Meanwhile. So ayun guys, inaantay lang natin sila lumabas, no? Sakit na ng tuhod ang tomboy bibo nyo. Sakit ng tuhod ko guys. Anong bagamat dito? Kailangan ko na yata magkano yung gatas na pang may edad na, no? Sakit na ng tuhod ko eh, kakalakad eh. Diyos ko naman, parang walang corona, oh. Parang, kasi ano, normal na normal yung ano natin ngayon, no? Yung sitwasyon, wala silang iniinda.
Ang daming tao, guys, ha? Many, many minutes later. So, ayan, dito na po kami sa bahay, no, guys? Pagpasok ko po ng bahay, sigurado, maghugas lang po ako ng kamay at ng paa. So, matutulog muna po ako, tapos kakain po ulit, no? So, ayan, guys, medyo pagod ng tomboy bibo nyo, no? Puyat na, gutom pa, pagod pa. Pero okay lang yan, at least, may buwan-buwang biyaya. Oh! So, ayan, guys, nakidlip na ako ng konti, no? Kakain na po ulit tayo ng kanin. Tsaka na ang tosino at bumili ako ng konting pamutat, no, yung ube tsaka beans, di ko lang kung anong lakas nito, yun sa bote lang siya. So kaya guys, gutom na ulit ako, eh hapunan ko na to, no. Sige na guys, mamaya na ulit at alis ulit ako, mamimili ako ng mga prutas mamaya. Many, many minutes later. So yung mga tomboy, pagod na pagod ng yung tomboy bibo, no, gusto ko matulog na matulog muna, no. Pakatapusin ko na lang dito yung aking vlog, no, guys, kasi eh, pag namili ako mamaya, hindi ko naman kayo maisasama eh. Kasi ako mamimili ng mga gulay at mga prutas doon sa tindahan. Tapos, kukunin na lang yung kung damit niya. Baby bro ko naman eh, palagi. Kukunin ko na yung damit ng amo kong lalaki, no? Yung kundura niya na pinalaundry. Tapos yun, hindi ko alam kung saan pa makakarating. Medyo mahawa na naman itong vlog na to. Tatamarin na naman kayong panoodin. No? Joke lang. So guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyo, no? Maraming salamat talaga sa pagsubaybay ng aking mga video. Araw-araw na ginagawa ko. Maraming salamat talaga sa inyo. Medyo mas mapakiramdam ko, guys. Diyos ko. Huwag naman sa alert. So, yun, guys. Hanggang dito na lang po ang yung Tomboy Bibon. Tomboy na may STD. Sipag, tsaga, determination! Bye! Thank you, guys. Thank you, Lord. Ang ngayon ay bibong-bibo. Kaya ang tawag nila sa akin, Tomboy Bibon.